Ilang senior citizens na hirap mag-register ng kanilang SIM cards ang natulungan sa ikalawang araw ng assisted SIM card registration ng DICT gaya po sa Kulumpit, Bulacan. May paalala naman ang DICT sa mga nagpaparehistro ng kanilang SIM card. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Isa ang 63 anyos na si Tatay Luisito sa pumila sa assisted SIM card registration. Kahit gamit pa niya ay dikipad na cellphone. Pantawag lang kasi ito eh. Puro pantawag lang ginagamit namin. Ginawala namin register para hindi mapalitan yung ano. Mabilis naman ang ano nila, ang assistance nila. Saka tinutulungan naman nila yung mga ano, patungko senior. Assisted SIM card registration ng DICT. Katuwang ang mga telco katulad ni Tatay Luisito, yung kanilang mga tinutulungan na mayroon pang ganitong klase ng cellphone. Dikipad, walang data at walang internet connection. Dito sa assisted SIM card registration, nakapagparehistro ng SIM card si Tatay Luisito gamit ang smartphone na inahanda ng mga telco. Si Tatay Rolando naman, nalilito sa proseso ng pagpaparehistro. Basta dito na lang eh. Nagpunta na lang ako dito para madali. Hindi ko masyadong kabisado eh. Sa Municipal Covered Court na Kalumpit, isinagawa ang assisted SIM card registration. Bumipila ang mga subscribers sa mga booth na itinayo ng bawat telco company. May priority lane din sa mga senior citizen. Ang isang telco, may palibre pang data kapalit ng registration. Pagdating dito ng mga subscriber, kinakailangan lang nilang magdala ng cellphone at ng government ID. Kung wala na makakayahan yung kanilang cellphone na kumonekta sa data o di kaya internet, may sariling handphone na gamit ang mga telco. Dito irerehistro yung kanilang SIM card. Kinakailangan lang dala din ng subscriber yung kanilang cellphone dahil dito itetext yung OTP na siya mang ipapasok dito sa handphone ng telco at irerehistro yung kanilang mga pangalan, address, saka namang makakatanggap ng confirmation ang subscriber na rehistrado na ang kanyang SIM card. Ang senior citizen na ito, kinailangan pang ilipat ang kanyang SIM card sa ibang cellphone dahil hindi na nakakatanggap ng text message ang kanyang dekipad na cellphone. Kailangan din i-register kung bibili ng bagong SIM card. Para sa mga dayuhan, nakadepende ang registration sa validity ng visa. Matumal pa ang nagpapa-register sa ngayon, kaya naman humingi na ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno ang DICT. In fact, we've already started the coordination with DepEd, headed by VP Sara. We're partnering with them with their last mile school program. So yung kanila pong mga schools in far-flung areas is also helping us with the information dissemination related to SIM registration. We're also partnering with AFP, Armed Forces of the Philippines. As of yesterday, kasama na rin po natin yung DPWH. Ongoing rin ang assisted SIM card registration sa Benguet, Cagayan, iba pang bayan sa Bulacan, Batangas at Zamboanga del Sur. Sasadyain din ang malalayong lugar sa Oriental Mindoro, Albay, Iloilo, Cotabato at Surigao del Sur. Pero bago ipagpatuloy sa iba pang liblib at malalayong lugar sa bansa. Marami naman pong successful registration. So magkakaroon pa po ng post-assessment from the government side para po malaman po natin ano pa yung challenges para sa next schedule po ng mga SIM registration in remote areas, ma-address po natin yon. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.